Magandang araw muli. Ito naman po inyong lingkod, ang physical reflexology ng masa, no? May nalingat ako na kasi isa lang yung ginagamit ko, gadget, ano? Nalimutan ko yung kanyang pangalan, pero natatandaan ko po yung kanyang problema. Ito ay tungkol sa mata, no? Nalingo daw siya at yung towel may sabon na ikuskus niya o naipa niya sa kanyang muka at napasok ka ng sabon yung kanyang mata. Huwag niyo po yan kukuskusin yung mata niyo dahil ang sabon po habang kinukuskus niyo yan, nagbubula yan at yan ay umiinit, ano, baka masira yung ating mata. Sana o hindi man tapos na, no, pwede ka pumunta sa CR, no, o sagawin mo malinis yung buhok, maligo ka, kung last shower ay tabo, no, habang nagbubuhos ka, idiretso mo yung katawan, yung ulo, no, siyempre ahagos ng tubig papunta sa ating mata, sagaduhin mo lang na papunta ang tubig sa mata. Opicus mo lang siya, no? Huwag natin kukusutin sa habang nagbubuhos dahil hindi natin tansya yung force ng ating kamay. Pero yung ating mata, no, yung opicus siya, yan po ang maglilinis at magtatanggal ng sabon sa loob ng ating mata, no? Habang nagbubuhos pa tayo, yung tubig ay napupunta sa mata at lumalabas po yan kasama yung sabon, no? Nalilinis siya, no? Kaya ang gawin mo, agapan mo yan para hindi ma-damage yung mata at lalo na yung ugat, no? At huwag masira nung sabon yung ating unang balat o first layer na tatawag natin na sa ating mata, no? At para hindi sa ma-dry, delikado po yan, ano? Ganun po ang gagawin nyo para matanggal sa, no? At pakiramdam mo na nawala na yung sabon sa mata mo, no? Siyempre, mamumula yan. Natural lang. Kagaya na sabi mo, namumula. Eh, natural lang po yan. Namamula talaga. Dahil yan po ay nasabunan, no? Kahit anong chemical na papasok sa mata ay mamumula at maaaring kabulag o madamit sa ating mata. Ang gagawin mo nga po, kaya sabi ko sa iyo, yung gagawin mo, no? Habang nabubus ka sa ulo, i-opicus mo yon at ang tubig, sa kadyo mo lang pupunta sa iyong mga mata at i-opicus, sarado bukas mo lang para makuskus yung mata mo, no? Okay, napagandama mo siya, pwede mo sa tabo, no? I-opicus mo din siya hanggang sa mawala yung sabon. Marandaman mo naman yan, no? Ngayon, kung ikaw yung nagagadyo to, ano, huwag ka muna lalagay ng asin sa mata, ay mo muna mapahinga yung iyong mata. Tubig na malinis lang po ang inyong gagamitin, ano? At inyong ipapahinga yung iyong mga mata, no? Huwag mo masyado sang ikusutin o masira yung iyong ugat, no? Ngayon, kapag ka alam mong okay na siya, sa gabi, pag alam mong masakit, huwag mo ka muna gagamit ng asin, no? Tubig lang na natural, no? Opicus mo siya, linisin mo siya, no? Ng tatlong set, no? Open close hanggang sa siyempre apo yun nawawala sa di open close mo, nababawasan yung tubig at nagtalsik. Punin mo ulit yung baso, i-alublub mo ulit yung mata mo. Kung ipapares mo na, no, hindi yung isa lang may depresya na may sabon yung kabili, hindi pares, no, kalawat kalan din, yan po ay tumatagusan po yan, no? Yan po ang gagawin natin para tuloy na po mawala yung problema mo doon sa mata na napasukan ng sabon, ano. Tapos, ang sabi pa rito, no, okay, ito pa ang sumunod natin, no, si Darim. Sabi niya, Dok, nakapuwing po ako. Tapos, sa gilid siya ng kulay black, mismong center, ano po, magandang gawin. Ito, delikado yan, ako, nasa gilid siya ng mata, hindi ka mo, nasa gilid siya, no, napuwing ka. Ang gawin mo lang, no, huwag mo lang kukusutin, baka may sugat yung puwing na yan, o yung bato na yan, o yung dumi, kumuskus siya sa iyong mata at masugatan ang mata mo, delikado po. Kumuha ka ng tubig o tabo sa baso o sa baso, no? I-open close mo siya, natural na tubig niya, walang asin o walang halo, no? I-open close mo siya para yung ating talukap, no, nagbubukas na siya, para yung bato ay o yung dumi ay matanggal niya, no? Open close mo siya, pagka alam mo nandun pa na siya at kunti na yung laman ng baso mo, yung tabo, punin mo ulit, ilublob mo ulit yung mata, ano? Open, close mo lang siya, huwag mo siya kususungkitin, ano? At baka masira yung mata, ano? Pag di po natanggal yan, pwede po natin yung takbo sa ENT. Siyempre, pag sa ENT, ay handa po tayo ng pera. Pero sa ituturo ko sa yung open close sa mata, pusigihin mo na matanggal siya, ano? I-open close mo lang siya, no? Tapos, kaya mo siya sa tubig ang iyong mata. At baka yun ay makatulong sa iyong sarila rin na sa gilid siya mismo. Kasi mo ito ay ako nagulo, ano, na po eh. Tapos nasa gilid kasi alam ko tabi eh. Tapos
tapos nasa kulay black mismo center. Ah, baka nasa black tapos sa gilid. Okay, yun lang ang gagawin mo, no? Bigyan nga nandito sa center, hindi sa loob nga natatanggal natin sa tubig. Yung pang nasa center dito, no? Ganun-ganun lang, no? Matatanggal yan. Yun ang gagawin mo at wala ka nang gagawin kundi yun lang, okay? Tapos si Jerome, no? Pangatlo, Dok, yung batok ko po laging ngalay. Aha, laging ngalay. Pati balikat, normal naman po, BP ko. Tapos po, pati tenga ko, sumasakit na po. Parang tumitibok-tibok sa loob. Ano po kaya yung... Ano pa kaya yun? Sana po, tulungan nyo ako, Dok. Salamat, Dok. Okay, no? Sa'yo, Jerome, ang sabi mo, yung batok mo ay laging ngalay, pati balikat mo, no? Ang sabi mo, normal naman yung dugo, no? Tapos, pati tenga mo, sumasakit. Ito, dito muna tayo sa iyong ngalay na batok at balikat. Yung batok o balikat mo, yan po ay unang-una, ikaw ba ay laging nag-gadget, no? Ang ating mga kamay, pagpagod at lalo. May higit pa nga kung ikaw nagtrabaho sa construction, ikaw sa gadget, mas matindi ang sa gadget. E pag na, pagka nabasa po natin yan at napasma at nalamig yan, no? Papasok yan mula dito sa ating mga kuko. Ito kuko natin, no? Akala nyo balat lang, ang ating kuko ay pinapasupan din yan ng lamig, no? Pag yan inagugas sa inyo ng kamay, unabasa tayo, papasok yan, pupunta sa ating mga ugat, pupunta sa balikat, pupunta sa batok. Huwag niyo po patutulog yung batok niyo o pag ito-gento yung mga ulo, baka po tayo maipitan ng ugat, Makati, medical po ang ating patutunguhan yan. No? Kagaya po sana nung ayong aking itinuro, no? Relax lang kayo kung yung batok po natin. No? Ito po yung ating batok. No? Iti-therapy lang natin yan. No? 1, 2, magsimula po tayo sa hililiit o sa lalaki. No? Then batok sa mga laging kamo at sa mabalik at 1-50. No? Kaliwat, kanan. No? 1-50 lang yan. Ha? Ito yung ating kabilang side ng leeg, kaliwat kanan, at yung ating batok, no? Ito, yan, no? Yan. Yan na pong gagawin natin, no? 50, bawat sandaliri, kaliwat kanan, isang set, 50, tandaan niyo po, ha? 50, hindi 10-10, kundi 50, no? Na ganyan, para po, mawala yung ating pangangalay sa batok. Ito po ang ating konekta bilang inyong reflexologist, no? Dito po yung ating batok, no? Yung ating kaliwat kanan. Ngayon yung balikat mo, ngalay, no? Ang ating balikat naman po, ito naman po, no? Ulitin ko, ito, yung ating side, ito po yung ating balikat, ano? 1-2-50, no? Kaliwat kanan po yan, 1-2-50, no? Yan po ang gagawin natin, ngayon yung tenga mo, bakit tumitibok? Matindi yung yung epekto sa iyo noong iyong nandaman, pati tenga mo ay tumitibok-tibok, no? Ano po ang dapat gawin, no? Okay, ganito na lang gagawin mo. Kung mas maganda kung ikaw ay bago matulog, no? Maganda ka ng application oil, no? O kaya asitin man sanilya, no? Mag hot water therapy ka, no? Pakulo ko ng tubig, no? Pagkagabi, no? Bago matulog, sa gabi nyo lang po itong gagawin, no? Maglagay ka ng planggana, nakakasyan yung iyong dalawang kamay, buksan mo ng tubig na buhay, lagyan ng asin, buksan, haluan ng tubig na mainit. Katkata na sabi ko, mainit mo, hindi malinggam-gam, no? Ilulubog nyo po yung kamay nyo, no? Unti-unti, no? Kasi baka mainit si petakas nyo, hanggang sa makaya niyang iyong init ng iyong kamay, no? 1 to 5 minutes lang yan, no? 5 minutes lang o 3 minutes, no? Tatlong set, apat po, apat na set, no? Kapag nakakaroon po kayo ng narandaman nyo na parang namamanid yung mga ugat, yung balat, epektibo po yan. At marandaman nyo po yan dito sa inyong likod ng inyong siko ay mainit. Pumapasok po yung init para po pumunta sa ugat nyo, mabuhay yung inyong dugo at makatakbo ng maayos dahil bumabara-bara na po yung inyong dugo, ay yung dugo sa inyong ugat. Kaya pati inyong tenga ay may epekto. Ang masama yan, baka pati tenga nyo ay maapektuhan din, ano, sa pagbabara ng inyong dugo o yung sakit, ano. Ngayon ang gagawin nyo dyan, yun ang gagawin nyo lang po yan ng
pitong gabi, no? Sabi isang linggo, pagkatapos nyo po, no, ano, punasan nyo po, dampian nyo na po na siya ng tawin na tuyo, huwag nyo kuskus kasi, no? At baka masira ang balat, masugata, dampi lang po. Tapos, mula po dito sa ating likod, no? Yan, dito at dito. Tahiran nyo po siya ng cutting po o asitima sa nila, no? Buong balikat natin, yung ating palikpik, ano? Yan. Yan. Hanggang dito po yung sa may dibdib, no? Huwag po sa kilikili, no? Yan, hanggang dito, no? Ang lagay natin at hanggang buong kamay dito sa mga pagitan ng paa, ng daliri sa kamay at hanggang sa kuko at palad at likod, ano? Ganun pong gagawin natin at matulog po na tayo ay okay na, no? Itong araw po yan, sigurado pong mawawala na yan. Ngayon, para hindi po bumalik, yung dati yung ginagawa bago nangyari yun, ay iwasan po natin. Hindi natin maiwasan dahil for tayo gadget, kung ikaw ay nakakal limang oras, gawin mo na lang tatlong oras. No? Tandaan nyo po, ang gadget po ay mapangandin din sa ating kalusugan. Nagbibigay rin po ito ng ating karamdaman. No? Mas maigi pa nga kung minsan ikaw ay contraction o driver, mas matindi po ang binibigay ng gadget. No? Dahil kung contraction po, gumagana po ating kamay, ating ugat, ang ating muscle. Pero ang gadget po, gumagana lang po yung ating mga daliri, no? Hanggang dito lang po yan, no? Mga gadget, mga laptop, no? Kaya po sabi ko sa inyo, no? Akala nyo lang po, balat lang po ang pinapasukan ng lamig, no? Pati po yung ating mga kuko, ayan po ay pinapasukan ng lamig. Kaya mas delikado po yan, mabilis po ang pasok niyan. Pupunta po sa ating ugat. Pagpunta sa ating ugat, malalamigan siya, mamamaga. Tapos yung ating dugo ay hindi makatakbo ng maayos. Ano? Okay? Sana kapag bigay ako sa inyo ng tamang kasagutan na ayos sa inyong mga katanungan. No? Muli, maraming salamat po. Ito po inyong lingkod, ang physical reflexology ng umasa with Press Helbal Medical.